Parang hindi naman nakita yung stress. Ano, hindi totoo true, yun. True, hindi totoo yun. Cashier woman to lawyer. Do I deserve to be a law student? Yes. One, two, sound check. Hi. Welcome back to our channel. Oh. Let's go! What made you decide to go into law school? Personally, no, hindi ko talaga binalak maging law student or maging lawyer. Parang the opportunity came into me when yung vice president namin doon sa aking undergrad offered me na kaya daw niya ako i-link for a scholarship. I was inspired by my late lola. She graduated law school, ganyan-ganyan. And also, wala pa kaming lawyer in the family. Ako, ano talaga? Childhood dream ko siya. Sabi ko sa magulang ko, Mami, Daddy, gusto ko maging police. Gusto ko may baril ako. Hindi, wag na mag-police. So, mag-abogado ka na lang. Kasi dati gusto ko maging, ano, cashier woman. Same. Cheng-cheng-cheng-cheng. Then lalabas yung pera. Pero parang one day, sabi ko, parang gusto ko maging lawyer. Sa NSTP, punta kami sa Tondo. Turo kami ng mga bata. Parang nakita ko lang yung parang situation ng Pilipinas. Parang mas okay tumulong in a legal standpoint na paprotect kami yung mga rights nila, ganun. Anong course ang kailangan kong i-take if I want to enter law school? Misconception is, alam mo yun, Paul Sailegma lang ang fit for law school. Meron pa nga music, may nursing, pero ano talaga yun, nasa estudyante talaga, hindi, wala yun sa course. I have this friend na nursing ang kanyang pre-law degree, but then, of course, nag-top pa siya, pasok siya damn sa top 10. When you enter law school, it's ground zero kayo lahat. Same. Is it anything like the movies and what we see in TV shows? Parang hindi talaga. First class dun sa How to Get Away with Murder. Siguro mga ganun yung style ng teaching kasi Socratic method. Tsaka yung pinapakita nilang kabayan the movies or any TV series. Totoo yun. Sa law school mo lang mafe-feel na basang-basa yung Pilipino mo. Hanggang waist! Tapos magulat kayo sa itsura ng mga courtroom sa atin. Ha? Huwag nung expect yung parang sa suits. No, I did it, I killed him! Sa totoo lang, walang ganon. May nakikita ka bang ganon? Eh di lahat na TV, di ba? Most of litigation work is actually facing your laptop, drafting pleadings, drafting motions. Maraming mga behind the scenes before you go to court. Tsaka parang ano, ang gaganda nila sa ano, totoo sa TV. Sana parang, all. Parang hindi naman nakita yung stress. Ano, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. What's your most embarrassing, funniest story about law school? Parang every day is an embarrassment. Question sa akin is, what are the requirements or requisites to become a testator? Ang sabi ng civil code, the testator must be of sound mind. Tapos, ang recitation ko nun is, the testator must have sound mind. Diba? Parang must be of sound mind, must be have sound. Parang parehas lang naman yun, diba? Tapos nagalit yung professor na pinatayo ako ng isang oras. Talaga naglita niya siya na parang ang pangit-pangit daw ng grammar ko. Nilait-lait ako. Meron kaming digest pool or summary nung cases para easy to recite. So sabi ng prof, what's the financial status of the corporation? And minsan pag may mental block ka, yung kung ano na lang maisip ko, sabi ko, sir, it was very good, ganyan. It was very good. Sagot niya. Grade 3, di ba? Parang first time attend ako ng court hearing, sobrang saya ko. Nalito ko ng gising, ang dami ng tawag sa akin, associate lawyers. Sabi ko, sorry po, nalito talaga ako. Tapos yung co-intern ko naman, kinansyawan pa ako, sabi, alam mo, Ali, kung ako ikaw, bili ka ng Krispy Kreme, bigay mo sa kanila para mag-sorry. Magbigay ko, parang kasama ng tingin sa akin ng lawyer, sabi, so ano yun, pag nalit ka kay judge, bigay kang donut, okay na. Sira na image ko sa law firm na yun, sana ma-hire pa rin nila ako sa future. Ang mangyayari, magre-recite ka, ganyan, tatayo ka. Pero pag nakuha ka na ng kaba, wala na talaga. Minsan nag-word vomit ka na lang. Or minsan, nababarok ka. Tapos nabarok ako sa isang word, parang Philippines yan. What is that, Ms. Furness? Pero sabi ko, sir, we love barok, sir. As in, hindi ko rin alam kung bakit ko siya ginawa. Why do students call for ceasefire? Oh, first, define what ceasefire is. Ceasefire is, alam mo yun, wala stop mo the reset. War! Stop the war! And how do we define war? Rest. By no recitation. Sayo kayo, Don Romantico. Sayo kayo ng Totoy Bibo. Sige. Basta ceasefire. It came from San Beda. Dun siya nag-originate. Yung term na ceasefire. And also, advice lang for all the future law students out there. Pag may events, Valentine's, Christmas, birthday ng prof, Teacher's Day, pakain kayo. Gagawin mo lahat para lang hindi mag-recite. May pakain ambers yan palagi. Every day na lang, sana ceasefire. Parang willing kami mag-present, kumanta. Sasayaw kami na. Bigla na lang may nagra-rap na classmate. Same.
Anything for ceasefire. Kailangan po ba super smart ka nung college to be worthy of law school? Hindi. Hindi ako super smart nung college. As in, bahay, uwi, inom, tulog. I don't think naman hindi mo kailangan maging super yes, smart. Yes, exactly. Law school is an equalizer. Siguro it helps kasi pag andun yung habit mong mag-aral, gano'n. Pero yung kailangan mong sobrang talino, hindi, ano yun. I think it's balanced din talaga. Law school will really change your habits din naman. Mas mahalaga ano yung sipag kasi sa talino talaga pag law school. Nung nag-law school ako, sobrang nag-change ako as a same. Person. Same. Sa person? Same. Kung kasing sipag ko yung sarili ko nung college, naku, baka magna kong lang. Baka sumang kong lang, di ba? Diyos ko, Lord, di ba? You always need to memorize the provisions. You don't always need to memorize the provisions. What it takes to hurdle law school is just familiarity and understanding the provisions. Na-memorize ba ako? Yes. Pag kailangan lang. If the professor really requires for you to memorize, then you have to memorize. Yes. Although, I also agree that what you need to do is to really understand the provisions. Kasi you can memorize, but still you can't answer properly if you don't know what it really means, what the law really says. Malaki ba ang sahod ng mga lawyers? Well, government lawyers are now compensated well. And of course, in-house counsels, private lawyers, meaning those employed by corporations, medyo mataas-taas din. Pag after mo mag-bar, you can work as an under-bar associate in any law firm. So, mataas naman daw. Parang relatively okay naman daw yung kanilang sahod. Nakakabuhay naman, gano'n. Nakakabuhay ng sarili. Pero hindi pa kaya sumuporta ng pamilya. Akala ko dati parang easy na 6 digits, pero hindi pala eh. Talaga ba yung disclosure of salary? No, that's minimum ano, 30K. For government lawyers, feeling ko minimum 60. Of 60. Same, 60. Yeah. Apart from a practicing lawyer, what other law-related careers can you have once you graduate? There are practicing lawyers who teach in law schools, mm-hmm. who also teach in undergrad. Siguro, under bar, after the bar, pwede paralegal or while waiting for the bar, tambay. Pwede ka mag-business kasi may legal side pa rin naman, I mean, lahat eh. Embassy? Pwede. Pwede. Pero may exam ka lang na ito. Parang pwede kang either maging ambassador ng, I think parang gano'n. It's an alternative if you don't want to practice law here. Lawyering is not limited to appearing in court. There are many aspects of lawyering. You become in-house counsels of corporations na you don't necessarily appear in court, but you advise. Pwedeng mag-work in courts, pwedeng maging judge, for instance. There are so many careers for future lawyers. Uy, okay lang ba mag-picture ka ba? Thank you. Awkward ba namin? Yay! Thank you for watching!